mahigit sa oras na. So hanggang dito Lobo, na lang good guys. afternoon guys. Kung bago sa atin sa aming channel, don't forget to subscribe, again, so we're not like, to and I. comment, and please, hindi ko alam kung ano please, naman ito. Share to others. So, ito siya guys. Okay. Thank you for watching. See you in the next repair. Bye. Okay. Bye LBC. From, ano to? Poblacion, New Washington, Aklan. So from Aklan siya guys. Hindi pa siya nabubuksan. Buksan pa lang natin. Papa-repair ito. Busy ito ang alam ko. Or pag hindi busy, edi motherboard. Yan. Pag hindi busy, motherboard siya. Ayan, ano pala guys, video card. Ayan, pila ng repair ay 899. Video card pala siya guys. So, one time use lang itong balot. Kasi sa labas nakalagay yung ano eh. Yung lagayan natin, yung anong wrap. Dapat sa loob. Para hindi masira. So one time use lang siya. Dalawang piraso. Matalas yung aking panghiwa na maliit. Ano to? Nung brand? Ah, MSI. MSI siya, guys. So, madali kaya natin to. Sana hindi siya galing sa repair. Kasi nakakasawa na yung mga galing sa repair, guys. Mga nabablog natin, mga galing sa repair. Tapos, nare-repair natin dito. So, medyo mahirap kasi guys i-repair pag galing sa ibang technician. Dahil, ano, pag galing sa repair na, yun yun, medyo hirap na hirap tayo mag-repair. Kasi kung ano na lang kasi mga ginawa dun eh. Parang may natatanggal dito, may nakalog. Merong ano, saan kaya to galing? Okay, so i-refer natin ay MSI saka Gigabyte. Ayan. So intact pa yung sticker, hindi pa nabubuksan. Sana. Ayan, so two pieces. Okay, so this is Gigabyte. Hindi ko lalakon ng model nito. Siguro 1660 to guys. Ay, walang ano. Wala na sticker, natanggal na. Pero I think 1660 itong mga ganito. Itong isa ay MSI. Natanggal na yung ano niya. Yeah, so, hindi natin alam yung mga ano. From Aklan. So, siguro ito ay 1660. Try natin 1660. Yan, mga 6 GB. And MSI. Ato. RX. 570 siguro. Ito na. Sticker pa dito. Sunayin natin itong MSI. Oops, nalaglag. Wow, ang dumi. Super dumi. Wala.
Para na tong ano. Super dumi na ito. Wala nang paglagyan sa dumi. Sa bababad pa natin yan. Ay. Saan to? Ah, dito. Ito sa kabila. Ito pala. So, madumi na to guys. Paganto. Palit na yan. Palit na. Ay. Matigas na to. Yeah, so, madali pa kaya natin to? Sa tingin nyo. Kaya pa ba? So, tingnan natin. Mamaya na to, isa na to. Ito muna ang MSI. Ay. Oops, may nag-doorbell. Wait lang, guys. May ding-dong. Naglalaro mga bata. Sini di doorbell yung akin doorbell. Pasaway. Kala ko kung ano eh. Saan hirap dito, mahirap. Mga maraming naglalaro ng bata. Dinodoorbell ang akin doorbell. Napakarami na ito. So, physical inspection natin. So, pasensya na kayo at ako'y inuubo. Ano, sakit kasi tayo guys. Galing sa sakit pala. Napakarami na ito. So, inspection muna natin guys kasi madumi siya. So, kailangan natin ma-identify kung may sira muna. Kailangan na ma-abstract din natin muna siya. Bago siya maano. Ayan, mapansin nyo. So, may lupa-lupa na siya. Ayan. Ayan, may nakaano pa ditong ayan o. May tanso pa. Delikado yun. Sunog pag nagpadikit yun guys. Spartas. Tatalsik pa yon. Yan o. Kapal ng dumi. So. Matindi ang sira nito. Possible. Ano kaya? Kaya pa kaya? Wow. Hindi pwedeng mabasa yan. Parang galing na to sa tambakan. Wow. Ayos. So, sa back. So, yung back niya. Yan ba ayos? Naku. Parang sunog. Nakasunog to ah. Ito version 341. Yan ang version nya. RX 470 bagala guys. Mining 8GB. So yun yung ano natin. Repair. Yung pala ano. Hindi ko napansin. Ayan, so MSI RX 470 Minor Edition 8GB. So, pagpaga natin.
Kailangan natin muna siyang pagpagan bago siya i-ultrasonic cleaning. Kasi pa hindi siya pinagpagan, didikit yan doon sa ilalim. Yung kabok. Mas delikado yun, mas mahirap tanggalin pag puno basa. Huwag pumasok. Kailangan, ano muna siya. Kasi pag dumikit na, ay mahis mahirap. At least, tuyo pa. Tatalsik pa yan. Linis-linis. Sumabad muna natin siya para malinis. Yan. So may nauna pa pala ako repair dito, guys. Sunod ay ito. Nasusimbol na natin itong isa. So, ito po ay lahat ay no display. Black screen pala, sabi. Hindi ako nagkakamali, black screen yata. No display. No display pa rin, black screen. So, medyo basa siya, guys, kaya bubuksan natin siya muna. Kailangan natin siyang buksan. Kasi klaseng medyo anong pinag-anohan eh. Matindi-tindi kaya i-open muna natin siya. Okay, may nalaglag tornilyo. Ayan. Okay. Yung manipis na chip ang ginamit pala na ito. Wala, sira na yung una na ito. Hindi na ito magagamit. So, this is yan, 0.5. Ito muna natin. Itong manipis na to, yung GPU chip na ganito, yung manipis na manipis. Sirain yan. Mabilis siya masira. Pag nawalan niya ng thermal paste, yung manipis. Marami na ako kasi na-repair na ganyan. Yan yung latest version ng AMD. GPU chip na manipis. Yung mga nare-rever ko niyan ay sunog yung memory, sunog yung ano, mga MOSFET. Yeah, magabok din to. Super gabok. So, inspection muna natin. Makita natin kung ano yung pinagmulan ng sira. Bakit siya black screen o no display. So, natatandaan ko yata black screen yata sabi ng may-ari. Okay, medyo basa. Meron ditong something liquid na tumama sa kanya. So, hindi natin alam. Okay, inspection. Ayan o. Meron dito sa dulo.
So, yung ibang parts naman, hindi okay. Dito, meron dyan, saka dito sa taas. Okay, sa loob. Okay. So, this is micro memory. So, ilang piraso to? 4. Apo, 4GB lang ito, guys. Akala ko naman 8GB. 6GB. Hindi, ano lang ito. RX din to. Akala ko naman NVIDIA. Malimit kasi, guys. Nare-refer ko NVIDIA eh. Yun pala. Maka 5600. 4GB. May mga ano siya. Okay, ito ay no display. So, pagpaga natin guys, hunti. Tapos testingin natin. Kasi natin to kanyang tingnan natin. Okay. Ano kaya? Shorted ba siya? O hindi? Power on? Minute ba? Wala. No display. Not detected. Detected naman siya guys. Pero no display. Ayan. Ay. Oh, detected siya guys. Nakahang siya. Kasi walang ilaw yung numlock. Walang ilaw. Mainit ba? Ah, hindi siya mainit guys. Hindi mainit yung kanyang GPU. Ayan o. So, may issue. Patayin na natin. Ayan. So, i-ano ko muna ito, guys. Cleaning ko muna. Cleaning nga ba, ga? So, bakit siya walang ano? Anong reason? So, tester muna tayo. Okay, tester. Okay, so 3.3. Hey. 3.3, so good. Tapos 12 volts, so okay, may reading. So external, so may rating. Oops. Okay, this is okay, 0.02. Okay, good pa yan. So memory. Okay. Ito. So okay din siya. What's that? Ito ay. So ano naman siya? Bakit kaya hindi nainit? So, BIOS. Ito siguro. Kasi malimit yung BIOS AMD dito. Baka ito. So, try natin i-power on. Okay.
Tapos, voltage checking natin siya ngayon. Excuse me. So, power on. So, nag-warm naman. So, may voltage. So, meron 0.8. Ito ay 1.5, I think. Wala. Okay, 1.2. 1.2. Yun, 0. Okay, meron naman siya. So, kumpleto naman yung supply niya. Pero walang naka-ano siya. Ano kaya sira sa tingin nyo? Supply. Kailang mababa yung memory. Ano kasi, 1.2 lang siya. So, micron, 1.2. Para sa akin, mababa siya, guys. Dapat mga 1.3 something pataas. Tapos, hindi siya ganun kainit. Pero mainit din siya kahit paano. So, ano ba to? 0.7. Okay. So, anong problem niya? What you think? So, no display siya. No keyboard. Okay. Power up. So, no display siya, guys. O, either sira yung kanyang memory. Lahat ng memory. Yun yung ano neto. Kasi ito, madaling masira itong GPU chip na to. Yan. Pag ang AMD, din siyempre expired. Mapansin nyo kanina, yung thermal pad niya expired na. So, possible, masisira din niya. Kaya no display na siya. So, kompleto yung test point. So, yung kanyang data line. So, wala namang liquid damage din eh. Yan. As you can see. So, clear na clear siya. Malinis pa oh. Yan. So, medyo manipis kasi ito eh. Either, so, hindi natin alam. Subukan natin siyang i-ultrasonic cleaning. Baka naman alikabok lang kung saan party yan. Okay, basta sa test point, na yun, nagtataka tayo, mababa yung memory. Ito. Yan. So, anong ginamit na IC niya? So, ay maliit na yung IC niya eh. Ito. So, kung ito ay 8GB guys, baka ito 8GB kasi malimit yung maliliit na ganito. Ang ginamit 2GB itong isa. Pero D9W, ah hindi, 4GB lang to. Yan kasi yung version na D9WCW, 4GB lang ang isa nyan. DDR6 ito guys. DDR6 na. Ayan, so ito yung mababa, 1.2. Ayan. So, buwan mo natin cleaning, okay? Update ko kayo later. Ayan, hello guys, good afternoon. So, welcome back. Itutuloy lang natin yung nire-refer natin kahapon. Ayan guys, so hapon na, totally hapon na ngayon, October 9, 5:35 PM. So hindi ako nakapag-live kanina. So busy kasi sa pag-refer. And guys, so yung repair natin dito, so explain ko na lang. Actually, na nagawa ko na nga siya eh. Ayan, ano na natin. Bakit ganito ang aking camera? Harap ng camera natin ah. Ayan. So, yung ginagawa natin guys, ito. Explain ko yung isa. Na ultrasonic cleaner natin ito nung Sabado yata yun. So, Lunes ngayon guys. Ayan. Na-explain ko sa inyo. Bali, ang ginawa ko dito guys. Actually, dead pa rin siya. Ultrasonic cleaning. So, dead yung ating voltage dito. 0.9. Dead din to. Dead din siya. Tapos, siyempre, dead din ito. So, ang buhay lang ay yung 12 volts. Yan, 12 volts and dead. Yan. Ah, yung 12 volts na yung present. So, ang ginawa ko dito, guys, actually, guys, dalawa ang settings nito. Yung ang problem nito, umiinit yung GPU chip pero hindi siya nag-full heat. So, upon checking, may nag-overheat na pyesa kasi wala tayong thermal camera, guys. Tinetesting ko lang siya tapos hinawakan ko siya. Napasok ako, guys. So, actually, napasok eh. Sa inyong pasok ko sa akin. Alam ko na pasok ko kanina eh. So, dito yata yun eh. Something ganyan. Maitim. Ayan. Napasok ako guys. So, nakita ko na may issue yung
Bali umiinit yung GPU chip niya, then kapag nawala na yung init ng GPU chip kasi no display siya. So doon siya umiinit yung ating 5 volts rail. So ito siya guys, so explain ko na lang. Actually napalitan ko na siya guys. Pinalitan ko siya. Ito siya, dalawang piraso siya. Ay. Ito siya, malinggit siya guys. Ayan, super linggit nitong IC. Ito yung sira. Ayan. Ayan, dalawa na to. Sobrang linggit lang niya guys. Tapos, ang problema, nung pinalitan ko, ganun pa rin. So, yung kinuha, ibig sabihin, yung kinuha kong piyasa dun sa donor, sira din. Ganun pa rin, umiinit siya. Ito siya guys, pakita natin via microscope. Ayan, so, as you can see, ito yon yung maliit na piyasa guys. This is a 5 volts exit guys. Ayan, yan ang supply. So, dito yung nakalagay sa ano na to. Ayan, itong yan. So, tinaray ko din siya. So, ang nangyayari guys, pag ano siya, para siyang piniprito, nilagyan ko siya ng liquid. Ito yung liquid yung ginagamit nating alcohol. So, pag nilagyan natin yan, so, umiinit siya, nagpi... Tapos, sinanggal ko ng, sinubukan ko na isa-isahin yan. Tapos, ganun pa rin. So, kahit mag-eject ako dito ng 5 volts rail, kasi ito yung output niyan guys, tong fuse na to, tapos ito. Yan. Yan yung output na 5 volts. So, nag-eject ako, siyempre, para nag-ejection ka kasi at pag may voltage na nilalabas si IC, hindi siya mag-ano, papunction yung voltage injection mo. So, tinatanggal niya yung current, yung kanyang amperahe ng voltage injector. So, yan. So, pinalitan ko, ganun pa rin. Dalawang IC nga. Pares din pala, sira din pala yung pinalit ko. So, ang ginawa dyan guys, actually may video na ako nito. Meron na akong video repair nito na 5 volts section din yung issue sa output, na ang nangyayari humihina yung voltage na output dito. So ang nangyayari 5 volts kasi siya, nagiging 1.4 voltage na pag uminit yung GPU itong IC na to. So ganun ang nangyayari guys. So natestin ko na to lahat, to hindi naman siya shorted, wala siyang shorted, wala ano. Siguro yung nakabit yung IC sira din. So, ang ano nito guys, dalawang ano nito, ang function, dalawang IC. So, may, kung mapapansin nyo, may kinabit ako dito guys. Ayan, mapapansin nyo. Bagong kabit na to guys. Ito ay, reserve lang ito guys. Reserve. Yan. Kasi yung ibang mga video card, ang gamit talaga nila ng 5 volts output is ganito, yung IC. 78D0, 5 ampere. Yan. So, 5 volts yan guys. Yan. So, ito guys ay, factory lang yan. So, pero ito, itong IC na to at saka ito ay isa lang yung function, connected siya to both sides. So mapansin nyo itong rail na to, ayan. So ito yung output ng 5 volts, ito yung output. Ayan, mapansin nyo. Ayan, yan yung 5 volts output. Ayan, tapos kung susunod yung pin 1, siya yung output dito. So ito yan. So 12 volts in, tapos ground, nakapull sa ground. So ganun din naman dito, nakapull din sa ground. So, connected lang yan. Dito lang yung dumaan. 12, ito yung input na 11 point something volts. Voltage, so 12 volts. Yan. Tapos maglabas dito. Pull to ground. Tapos lalabas ng output. So, napalitan ko na yan, guys. Yan. So, hindi ko na naisama sa video. Yan. So, yan ang explanatory ko, guys. In-explain ko lang. So, yun yung problem niya. Kasi ang ginawa ko, guys, hindi ko muna ito pinalitan. Tapos, niremove ko yung IC dito. Tapos, nag-eject lang ako dito ng 5 volts. Via DC bench. So, nung ejection via DC bench, hindi siya namamatay yung display. So, ibig sabihin, the problem is solved. So, yun ang issue talaga, yung ating 5 volts exit. Okay? Siya kasi nag-generate ng 5 volts tong section na ito, guys. Ayan. Ito, itong IC na yan. So, dito, may voltage kasi siya dito. May output naman. Kaya lang, nagdidid yung mga outputs lahat. So, yun ang nakita kong issue. Yung ating 5 volts, hindi siya naglalabas dahil yun ang sira. Ayan. So, pinalitan na natin. Ayan nga. Kinuha ko guys na IC. Ito na lang. Kasi same din naman siya. Ayan. Kung babasihan natin, 78. 2 ba yan? 78D05A. AL. So, ayan. Mayroon ako dito guys na show natin sa inyo ang screen. Ito yung ating board view. Ayan. Mapansin nyo. Hinahanap ko pa itong board view na ito guys. Nakuha ko kay Binapix. Ayan. Kung mapansin nyo, ito siya. Ito yung sira na ating IC. So, yung pin 1, siya yung ating output.
Yan. Tapos self ano lang ito, guys? Self adjustment. So umikot lang 'yan yung ating 12 volts bus B na naito. So umikot lang 'yan. So pumunta 'yan sa enable na 5 volts. Yan, 5 volts enable. Umikot lang 'yan, kung mapapansin niyo 'yun, no? So ito, fusible kasi ito. Yan, tapos connected 'yan. Tapos dumaan siya sa 100k na resistor. Dalawang 100k. Bali 200k 'yan labas. Kasi pinarami lang yung resistor pero 200k pa rin yan, guys. Yan. Kasi yung connection yan, dito lang din naman sa fuse. Oh. Ayan, napapansin nyo. Yan. Dumaan sa fuse, tapos iniliban nga lang. Ang ano lang dito, ang difference lang, yung ito, itong dalawa, ay nilagyan nila ng fuse sa gitna. Ayan, napapansin nyo. Para lumiban din sa kabila. So, dumaan dito, tapos dumaan dito, tapos yun. Tapos kasi pumasok na dito, yan, 12 volts. May pumasok dyan, 12 volts. Tapos, papasok siya dito, lalabas dito sa 100k, tapos 100k, so dalawang 100k, yan, pansin nyo, lalabas, tapos parang pumunta siya dito, nag-connect yung dalawa, yun din naman, fusible pa rin, nag-back to back lang, yan, back to back series, yan, tapos dito, connected din naman dito, itong isa, rumekta dito, yung isa, dumaan pa ng fuse, ayan, so medyo maguluhan lang tayo, pero kung masusundan nyo yan, guys, connected dyan dito, ayan, no? Ayan, no? Connected. O, yung ating 12 volts, tapos yung 5 volts, iikot lang yan, guys, dito. Ayan. Dito yan, no? Ito. Kasi ito yung output natin pag itong IC na ito yung gamit natin. So, ito, 1 output. So, ganun din pag itong ginamit, ayan, yun din yung output. Ayan, umikot lang siya. Resist, ano din to, guys? Fuse din. 0, tapos 0. Ayan. So, yun yung function niya, guys. Ayan. So, itong nire-refer natin na to ay akala ko hindi na magagawa yan kaya hindi ko na nga bidigyuhan. Ayan. Kasi akala ko ay sira na yung GPU chip pero nakakuha pa, guys, sa tiyaga. Ayan. Nakakuha pa sa pagtsatsaga. Yun lang yung issue niya. Yung output. Ayan. So, bali dalawa itong nire-refer natin. So, ito guys. Ay, may display na. Kung titesting na natin. Ayan. So, pakita ko sa inyo. So, yun lang yung ginawa ko dito, guys, after ultrasonic cleaning. So, una natin na unahan ng video. Yun, wala ako ibang ginawa, kundi yun lang. Pinalita, ano lang yun. Pinasubun ng bukang palitan yung 5 volts IC. Ganun pa rin, umiinit pa rin. Napapasok pa rin ako. Yan, ang ginawa ko, ayun, gawa ng discarte. Paras naman yun, guys, Kung naiintindihan mo yung power sequence. Ayan, so, yun lang din yung output niya. Ayan, so lagyan natin ang display. Ayan, so let's power on. Power on. Ayan, as you can see, umikot na siya. As titingnan nyo, hindi display siya. Oops. Ayan, so okay na siya. O, di ba, working. Ayan, working na po siya. Ayan, ayan, mayroon niya ang display. Ayan. Ayan, working na siya. So patayin na natin. So, yun lang yung naging issue. Power off. Okay. So, yan yung issue ng nirepair natin na to. 5 volts rail. Yun. Kaya dead yung kanyang ano niya. Bali, ang nangyayari ito, umiinit yung, yung GPU chip. Yan. Tapos, biglang nagdi-dead. Nawawala yung heating. Ganun nangyari. So, yun ang issue niya. Kung tutuusin, medyo mahirap siya. Kaya kasi ang issue, pag pinower on mo siya, hindi siya lumalabas yung init. So, power on mo siya, umiinit yung chip, nadamahin mo. Kung wala tayong thermal camera, kasi ang nangyari, guys, wala tayong thermal camera sa ngayon kasi sira. Bibili pa. Ayan. So, ganun ang nangyari. Tapos nung lumamig siya, tapos kinapakap ako, ba't may umiinit? Napabigla akong napaso. So, swerte pa rin tayo. Yun ang pagkakataon na pinagpala pa rin tayo sa pagre-repair. Tapos ngayon, dahil wala tayong spare parts nung ganun kaliit, kasi bibihira lang, guys, yung gumamit nung ganun. Naghanap kasi ako sa mga donor board na at napakarami video ko dito, pero wala po tayong spare parts na makuha. Kaya, ito na lang, pinalitan natin. Kasi same lang naman siya, guys, ng value dun sa board view na pinakita ko. Tapos yung isa, guys, so dalawa ito, itong nire-repair natin. Itong isa, dead drain yung 0.8 voltage niya. But, I think, may problem siya sa lahat ng memory. Kasi na ultrasonic cleaner ko na ito, guys. Na ultrasonic cleaner. Nakita ko yung corroded na yung mga paan ng memory.
So 8GB to RX 480. Yan, corroded na. So ang kailangan po ay rebull lahat. So medyo ma dahil rebull, may additional charges po kasi yung rebull gawa ng gumagamit ito ng balls, stencil sa reballing. Yan. So mag-work sir, ano? So medyo ma-expensive yung repair nitong isa na to kasi nga magre-rebulling tayo. Kasi this is still did yung ano. Ngayon based on inspections, lahat ng memory ay madumi. Kung pansin nyo naman doon sa una nating video ay marumi po talaga to. Kaya no need to replace that 0.8 IC dahil may kita ako may issue na dito. So replace lang natin yan, baka masira lang. Tapos kung mapapansin nyo rin po guys, ayan, di ba maitim siya? Ito. Yan yung BRM. BRM yan eh. Ibig sabihin nabasa po dito, nabasa rin siya. Or nag-spark-spark or nasunog siya. Pero hindi po siya sira. Okay? Hindi naman siya sira guys kung titingnan natin. Ayan, dito sa ano na to, hindi siya sira. Tinester ko na kasi siya, pero makikita nyo, burning siya. Sunog, tapos yung kabila, yung nandito. Ayan, sunog din tong IC na to. So, I'm not sure kung natuloy yan, pero tinester ko siya guys. May reading siya, good reading. Meron naman kasing ganun na good reading, pero hindi na lumalampas yung kuryente. Meron ganun. So, ayan. Kaya, tapos na-inspection ko, kitang-kita yung lahat ng ilalim. Kailangan guys ay i-rebull. Yeah. Bago ito palitan. Kasi, kita ko na eh. Ano siya guys, hindi kaya ng ultrasonic cleaning. Sinubukan ko na siya, ultrasonic cleaning. Talagang hindi siya matanggal. Ano siya eh? Ano siya? Malagkit guys. As in parang... sabi nung may-ari, nabili daw kasi niya ito sa Lazada. Yun, after nung mabili nga, ayun, nasira din daw agad. Ayun nga ang reason kaya siya nasira. Sa mining siya ginagamit yata. Ayun, hindi siya nilinis, hindi siya pinalitan, hindi siya refurbish. Ibinenta lang. Ayun, problema, hindi na nabibalik ng customer. Yun ang problem kapag bumili ka sa online o Lazada. Yun ang magiging issue mo. Kasi hindi mo siya maibabalik. Lapos na kasi yung 7 days. 7 days miss lang yan. Ayan. So ito, waiting pa rin approval ng may-ari. So hindi pa rin na-approve. So ang na-repair lang po natin ay ito pa lang. Pero ito guys, mas latest version naman to. Because this is a DDR6 4GB and this is a 5500 XT. Okay? Gigabyte RX 5500 XT DDR6. So latest version po ito. Kaya mas the best pa rin to kaysa dito. Ayan. Ito nga, 4GB nga lang din ito. Mas mataas. Mataas ang specification. Pero sa latest technology, so mas the best pa rin to. Kahit pa yun ay mababa. Kasi ito, wala na to. Absolute na to sa software. Pero ito hindi pa. Present pa lang. Ayan guys. So ito lang yung ating napadisplay. Ito lang yung na-repair natin. So yan lang ang ating updates sa video card repair. Ito, medyo matindi-tinding ito. Repairan. Kasi after rebolling, di... malalaman pa rin natin kapag hindi nag-display, useless pa din. To wala pa din. So, sayang yung rebulling. Medyo marami siya. Kasi, i-charge ko to ng rebulling gawa ng maraming balls ito ginagamit. So, may palagay ng 100 pesos per pieces. Di, for 8 pieces yan. So, 800 din. Rebulling. So, 200 parang ganyan. 200 isang peraso rebull. Kasi, lahat po yan i-rebull. Matagal po yun. Medyo kakain siya ng mahabang oras. Yan. Sa akin kasi nagcha-charge ako ng rebolling kasi yung stencil natin na ginagamit at saka solder ball ay ginagamit din. Binibili din siya guys. Actually expensive siya yung rebolling, yung mga balls. Kasi itong ganito guys, magkano na agad ang naubos ko dito nung bumili ako. Ito kasi guys, isang set na talagang malaki na. Mabigat ito guys, ilang kilogram. 0.4, ayan. Sorry, 1 year validity. So 1 year siya. Yeah, so diyan. So umabot yata ng 5,000 yung ano dito. 5,000 yata o 3,000. So hindi ko lang alam. Yeah, so it's too expensive guys pag rebolling. Yan, kasi bibili ka pa rin itong mga stencil. Yan, marami guys, kaya mamahalin kasi siya, hindi siya mumurahin. Kaya pag usapang rebolling, bibihira kasi yung mga nagre-rebull guys. Kasi nga, yun, medyo matagal. Tapos kung 50-50,
Siyempre, kung ang usapan kasi ay sa kikita ka o yung ikinimakalagi, doon ka lang sa mas mabilis, mas maraming kikitain kaysa sa pagtsatsagaan mo yung ganitong remodeling. But, tapos ito guys, ang function kasi nito isa lang din dito. Tapos ito wala. So, i-anon pa natin ng computed yung customer para makapag-decide. Kasi pag mahal daw, wag na daw eh. Wag na daw ipapagawa. Yun ang sabi niya. Kaya, hindi ko pa rin siyang ginagalaw guys. Waiting pa for approval. Ito lang isa. Okay, hadali pa rin natin to. So, salamat sa ano, kahit kap ano lang guys, sa pagkapaso, sa paso sa kamay ko. So, yun ang naging ano, doon ako nakapuko sa tingin. Yun lang siya. Yan. So, okay na to, may isa, may display na. So, marami akong na-repair today guys, kahit pa paano. So, may laptop tayo, na-repair. Dalang pirasong laptop, ano siya? Disused, 100% usage. Yan, doon sa likod. Ayun, ginagawa nung isa, nag-install ng isang technician. Ayan, tapos yung isa, ongoing testing on games. Ito siya. Tinitesting ng aking anak. Ayan. Ayan, testing sa games. So, testing via games. Dalawa yan, guys. Hindi ko na yung binigyuhan kasi yan ay Sutak 6, ano yata? Sutak na 2GB at saka isang ROG Strix na 764GB. Medyo old version na kasi siya, tapos liquid damage siya. Hindi ko na siya binidyohan din na natin in ano. Kasi tinatamad ako mag-video eh kahapon. Anong Sabado? Tinatamad ako eh. Kasi pagod na kasi guys din. Hindi naman tayo nag-repair ng Linggo yan. Yan. Kaya hindi ko na siya binidyohan. Pero okay na yan guys. Ano yan? Hirap, ang tagal ko rin yan guys. Hindi na no. Tinaga ko yan kasi yan ay walang board view, walang schematic, parehas, pati yung Sotak. Tinaga ko guys. Talagang Techniques. Experience ang ginamit natin para ma-repair yan. Yung isa na yan at saka yung Sotak. Ito yung Sotak eh. Ito na, testing na rin to sa games no Sabado at Linggo. Ito yung Sotak guys. Yan. 2GB. Yan. Saka mararami. Old version na kasi siya guys eh. Kaya hindi ko na siya binidyuhan. Ang memory kasi nito yung marami. Yan. 2GB tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pieces yung memory niya. So, siyempre, old version na. Ganon din ito. Isa na yan. Yan, guys. Galing na to. Parang ano to eh. Ang issue kasi nito, kaya hindi ko na binidyoan. Mukhang galing na sa basurahan. Napaka-rumi niyan, guys. Parang, parang ano talaga. As in, tinubog sa putik or sa liquid damage. Sa corrosion, kulay green. Ganon din itong isa. Kalawangin na. Yan. Pero nadali pa rin. So, tiyaga, cleaning. Yan. So, hindi na natin binidyoan. Yan. Okay na yan. Yeah, tapos, medyo maliit lang yung ating charges na yan. Pero okay na siya. Success na siya, guys. Ayan, so, papaalam na tayo sa ating ni-repair. Ayan, kahit papaano. So, success naman yung mga repair natin today. Ayan, sa mga bagong salda sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and comment. Pakishare na din po. Okay? So, hanggang dito na lang. See you on the next repair. Bye! Bye!